sa kalagitnaan ng gabi. Kapag ang buwan ay naghahari, ikaw ngayon ay magkumbling sa mga kababalaghang maaaring mangyari sa iyong paligid na hindi mapipigil. Magsimulang magdasal, umusal ng isang panalangin, at bilisan mo ng tumakbo. Takbo! Takbo! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang storyang hatid ko sa inyo ngayong gabi ay hango sa isang tunay na pangyayari. Kung may mga pagkakahalintulad man ang mga pangalan sa mga tunay na personalidad ay hindi ko po sinasadya. Sana po ay magustuhan ninyo. Simulan na natin. Isang bagong bahay ang regalo ni Miguel sa kanyang pamilya. Ito ang dream house nilang mag-asawa at talagang masayang-masaya ang kanilang mga anak lalo na at ngayon lang sila magkakaroon ng sarili-sarili nilang mga kwarto. Ito ay bunga ng kanyang pagsisikap sa trabaho ng ilang taon. Nagsimula man siya sa mababang posisyon sa kumpanya, ay nagawa din naman niyang magpursige at patunayan ang kanyang galing. At ngayon nga ay pinagkakatiwala na sa kanya ang paghawak sa posisyong CEO sa kanilang kumpanya. Siyempre kasama nito ay ang pagtaas ng kanyang sweldo at iba pang mga pribilehiyo. Tuwang-tuwa ang kanilang mga anak sa kani-kanila nilang silid. Ang daming plano ni Aliyah na gawing design sa malaking wall nito sa kanyang silid. Ito kasi ang artist nila sa pamilya. At si Isaac naman ay laking pasasalamat sa bagong setup niyang computer. Masisimulan na niya ang plano niyang mag-stream ng mga games. At si Zoe din ay masaya sa cabinet niyang punong-puno ng kanyang mga doll collections. Wala ding pagsidla ng saya ang puso ni Madeline. At sa wakas ay nakuha na nila ang matagal nilang pangarap na tahanan para sa kanilang pamilya. Napakaswerte niya sa asawa at isa itong responsabling asawa at ama. That was... Humihingal pa si Madeline na napahiga sa kama. Awesome? I know that I'm awesome in bed. Kinurot niya ang asawa sa tagiliran. Hindi nila matiis na hindi pagsaluhan ang kanilang unang gabi sa kanilang bagong tahanan. I love you, hon. I love you too. At siniil pa niya ng halik ang kabiyak bago sila tuluyang kainin ng antok. Naalimpungatan na lang si Miguel sa napakalamig na simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Sanay naman siya sa aircon kahit nahubad pa ang kanyang katawan. Pero kakaiba ang lamig na kanyang nararamdaman. Bago siya bumangon ay kinumutan muna niya ang kanyang asawa. At nagsuot ng t-shirt bago tunguhin ang bintana na natanaw niyang nakabukas. Nagtataka siya. Ang pagkakaalala niya ay naisara naman niya ang bintana bago siya magbukas ng aircon. Pero ngayon ay nakabukas ito. Chinek pa niya if may sira ang saraduhan pero wala naman. Ipininid niya itong muli. Napayakap pa siya sa kanyang sarili sa sobrang lamig. Tinanaw niya pa ang kanyang asawa bago siya lumabas ng kanilang silid. Sisilipin niya ang kanilang mga anak para masigurong maayos ang kanilang pamamahinga. Una niyang sinilip ang silid ni Zoe. Mahimbing ang tulog ng bata. Yun nga lang ay nalaglag na ang kumot nito sa sahig kaya nilapitan niya ito at kinumutan muli. Inalikan ang anak sa noo at saka lumabas ng silid. Chinek din niya sina Aliyah at Isaac. Maayos naman ang pagtulog ng dalawa pa niyang anak. Matapos masigurado ang mga anak ay bumaba siya sa sala. Tumungo sa kusina. Parang gusto niyang magkape.
ganito naman siya. Sa oras na magising na siya ay mahirap na siyang makabalik sa pagtulog. Minabuti niyang magtimpla ng kape at buksan ang kanyang laptop at mag-check ng email. Isang linggo man siyang nakabakasyon ay hindi niya pwedeng hindi sasagutin ang mga importanteng emails para sa kanya. Habang nag-scan siya ng email ay hindi niya maiwasang di makaramdam ng lamig. Patay naman ang aircon sa kanyang opisina pero labis ang lamig na kanyang nararamdaman. Napansin din niyang may aninong dumaan sa harapan ng pintuan ng kanyang opisina. "Han," tawag niya sa asawa. Pero walang sagot. Baka tumungo sa kusina ang kanyang kabiyak. Hindi na muna niya inintindi ito. May isang email kasi ang kanilang marketing director na kailangan niyang sagutin. Nagulat siya at agad na tumayo para i-check kung bakit biglang sumara ang pinto. Pero pagpihit niya ng doorknob ay nakalak ito. Nagtaka siya. Pero pinilit niyang buksan ito. Ilang beses niyang sinubukan at sa bandang huli ay nabuksan din niya ito. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat naman siya sa usok na nagkalat sa buong kabahayan. Agad siyang tumungo sa kusina para tignan kung may naiwan siyang kalan na nakabukas o baka ang coffee maker ay naiwan niyang nakasaksak. Pero wala namang nakabukas na kalan. Nakasara din ang coffee maker. "Honey, are you here?" Wala namang sagot. Napatanaw siya sa salaming pinto papunta sa pool. At parang may natanaw siyang isang anino na nakatayo malapit sa pool. "Sino kaya yon?" ang naibulong niya sa sarili. Dinampot niya ang pinakamalaking kutsilyo na nasa lagayan bago siya lumabas. Sa pagkakakilala niya sa mga anak, ay hindi ito basta-basta magigising. Hindi naman din ito kasing katawan ng kanyang asawa. Pero habang lumalapit ay waring niyang babae ang nakatayo malapit sa pool. "Excuse me, sino ka? Bahay ko to. Anong ginagawa mo dito?" Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo at nagpalingalinga pa. Tiniyak na walang tao sa likod niya na baka kasama ng babaeng nasa kanyang harapan. "Sabi ko, sino ka eh? Tatawag ako ng pulis." Di ito umimik, pero dinig ni Miguel ang pag-iyak nito. Iyak lang ito ng iyak. "Sino ka, sabi?" At hinawakan niya ito sa balikat at sa pagharap nito ay napaatras siya sa kanyang nakita. Puro dugo ang mukha nito. Dumadaloy ang dugo sa isang mata nito at may biyak pa ito sa ulo na parabang tinaga. Inilahad nito ang dalawang kamay nito sa kanya at dahan-dahang lumapit, papalakad palapit sa kanya. Mas lalo siyang napaatras. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nakikita. Tao ba ito? O baka kaluluwa? Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Agad siyang nagtatakbo papasok sa kanilang tahanan. Binalikan niya pa ng tanaw ang babae at nakita niyang may dalawang batang dugaan ang halos kasabayan nitong naglakad pasunod sa kanya. Halos takbuhin niya ang hagdan. Inuna niyang puntahan si Aliyah na siyang pinakamalapit sa hagdan. Laking gulat niya nang makitang may aninong nakatabi sa higaan ng kanyang anak. Umikot siya sa kabilang side ng kama at pilit na ginising ang anak. "Dad, gabi na." Halos hilahin niya ang anak at nang magmulat ito ng mukha ay napatingin ito sa direksyong tinititigan niya. "Oh gosh, ano yan, Dad?" Napakapit ang anak niya sa kanyang bisig. "Halika na, puntahan natin ang mga kapatid mo." Pilit nilang iniwasan ang aninong pababa ng kama. "Ay, Saak, gumising ka dyan.
Paulit-ulit niyang kinakalabit ang anak. At napaatras ito nang makita ang tatlong dugo ang bata na nakatayo sa gilid ng kama nito. Dad! Halika na. Puntahan ninyo si Zoe at gigisingin ko ang mama ninyo. Kailangan na tayo makalabas dito. Utos ni Miguel sa dalawang anak. Agad naman sumunod ang dalawa na magkahawak pa ang kamay na tinakbo ang kwarto ni Zoe. Habang patakbo naman siyang papunta sa kwarto nila ng kanyang asawa, ay napansin niyang may pulang likidong lumalabas sa mga pader. Dugo, parang umiiyak ng dugo ang pader ng kanilang bahay. Umaagos ang dugo mula sa kisame papunta sa pader at dumadaloy na sa sahig ng kabahayan. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang silid ay hindi agad siya makapasok. Dalawang lalaki ang nasa magkabilang gilid ng kanilang kama at may isang babaeng nakaharap sa kanyang asawa. Itinaas niya ang kutsilyong hawak at dahang-dahang pumasok ng silid. Pilit na pinalalakas ang kanyang loob para mailigtas niya ang kanyang asawa. Nakahigang walang saplot si Madeline at hawak-hawak siya ng dalawang lalaking nakaupo sa magkabilang gilid. Anong kailangan ninyo? Anong ginagawa ninyo sa bahay namin? Tumingin lang ang babae sa kanya. Ngumiti. Umaagos pa rin ang dugo mula sa mata nito, mula sa ulo. Natanaw niya ang kanyang mga anak sa labas ng kanilang silid. Sumenya siyang huwag muna silang papasok. Takot na takot ang kanyang mga anak. Dad, palapit na sila. Dali, Dad! Sigaw pa ni Aliyah sa ama. Anong kailangan ninyo? Igilan ninyo kami. Wala akong atraso kahit kanino. Wala siyang sagot na nakuha mula sa mga taong nandoon. Pero unti-unting naglakad ang babae palapit sa kanya. Huwag kang lalapit, hindi kita sasantungin. Itinaas niya ang kutsilyong hawak at akmang sasaksakin ang babae. Ngunit sa pagunday niya ng kutsilyo ay tumagos lang ito sa katawan ng babae. Tuluyan na itong nakalapit sa kanya at bumulong. Welcome to your new home, Miguel. At tumawa ito ng tumawa. Dad! Dad! Gising na! Punta na po tayo sa manggahan. Ang sigaw ni Zoe habang tumatalon sa kama. Napamulagat na lang siya ng bangon. Nakatayo si Madeline sa kanyang kanan na may hawak na kape at ang kanyang mga anak ay nakatingin lang sa kanya na nagtataka. Are you okay? Nagtatakang nakatanaw sa kanyang asawa. Yeah, I'm okay. I will just take a shower. Sige na, bumaba na kayo. Susunod na ako. Dalian mo, Dad, ha? Gusto ko lang makita ang manggahan. Sige, baby. Bibilisan na lang ni Daddy. Napasabunos siya sa kanyang buhok. Napailing. Isa lamang palang panaginip. Tumayo na siya at nagtungo sa shower. Napaka-weird naman ang panaginip kong iyon. Natatawa na lang niyang bulong sa sarili. Kinukusot na niya ang kanyang buhok nang maramdaman niyang waring may pangatlong kamay na kumukusot dito. At sa kanyang paglingon, ay nandoon ang babaeng duguan sa kanyang panaginip. Welcome to your new home, Miguel.